pagbabalik sa ating channel. And today's video, gagawin natin itong isa sa pinakasikat na trend ngayon sa YouTube community. And pagbukas ko ng YouTube, nakita ko to, talagang nagkalat sila itong video na to. So sabi ko, gusto ko siyang itry kasi feeling ko, basta parang ang saya niyang gawin. And I feel like I have enough products na gamitin para ma-fulfill itong video na to. So, gagawin ko is yung mixing all my foundation. Alam nyo ba, tumang-tuwa ako kasi sabi ko, curious akong masubukan pag minix ko lahat yung foundation ko. I'm used to mixing my foundation, pero ang ginagawa ko, dalawang foundation lang ganyan to mix the perfect color for me. Pero yung mixing all the foundation, parang bago to. So sabi ko, curious akong makita kung anong kalalabasan niya pagka pinagsama-sama ko silang lahat. Alam nyo yun. So meron ako ditong 2, 4, 7 foundation na imimix. So, ayun, susubukan natin siya sabay-sabay. And, ayun, so wala nang patumpik-tumpik pa, let's go ahead and start mixing our foundation. And meron ako ditong mixing palette, ayan. At saka meron akong spatula. Spatula ba tawag dito? So, ayan, dito ko ilalagay lahat ng foundation and dito ko rin sila i-mix. So, let's go and mix it. So, ayan guys, na-mix ko na lahat ng mga foundation dito. Sobrang excited na akong i-start to. So, mag-start na tayo. Gagamitin ko dalawang tools. So, gagamit ako ng isang flat top kabuki. So, ito yung gagamitin natin, yung Sigma flat top kabuki F80. Ayan siya. So, mas denser siya. And then, yung favorite ko na sponge from Shop Miss A. So, ayan. So, half ng face ko is yung flat top kabuki and the other half will be the sponge. Para lang makita natin kung ano yung magiging result nila kung maganda siya. So, unahin ko tong side na to and gagamitin ko is yung Sigma flat top. And, nag-apply na ako ng primer. And, yung ginamit kong primer is, eto yung ginamit kong primer, guys. Ayan, Stay Matte. I-try na natin, umpisahan. Yung color niya, mukhang okay naman. Hindi siya dark na dark, and hindi maputi. Kasi, itong mga shades na to, syempre, puro mga shades ko to. So, pag pinagsama-sama mo siya, I'm hoping na it's gonna look better. Kaya lang curious ako kung magiging full coverage ba siya, or medium, you know. Kasi iba-iba yung finish nila. So, ayan. And, medyo marami ako yatang nilagay. Mukha lang siyang marami pero hindi guys. Ano lang, i-spread ko lang siya very thinly. So, ayan. Gagamitin natin yung ating kabuki. So, try natin. Ipat-pat muna natin. Sana hindi ko siya nakapalan. Grabe. Pero okay lang kasi pwede ko naman siyang i-fix with a sponge layer. Sobrang excited na ako sa resulta nito. Parang ang puti niya, guys. Pero okay lang. We'll fix it later. So, ito guys, yung result. Ang puti niya tignan sa sa camera, kasi meron din akong light dito sa front of me. Pero, in person, okay lang naman siya, pero parang ang puti-puti niyang tignan. And, very, very full coverage and sobrang flawless. Nakita niyo naman nung nag-start ako. At saka, compare dito sa kabila. Dito makikita niyo pa yung mga uneven skin tones ko dyan. And yon, ang ganda niyang gamitin with the brush. Mas parang mas, mas full coverage siya pag ginamitan ng brush. So, idadrag ko lang ng konti dito sa aking leeg. And ang ganda niya. So far, sobrang full coverage, guys. And then, now, itry na natin yung sponge. So, try na natin itong
sponge. Ganun din yung amount ng ilalagay ko para pantay siya. And ang ganda ng finish. Grabe. Okay na ba? Ibi-blend ko na siya using my sponge. So ayan. So ayan guys, na-blend ko na siya ng mabuti. So maganda-ganda na yung pagkaka-blend sa kanya. And kung makikita nyo, medyo mas maputi nga sa camera tignan kasi wala akong or meron akong ilaw dito. Pero try nating tanggalin yung ilaw. Sandali lang. So yan. So patay na yung light ko dito sa harapan ko kasi naglight ako dahil medyo madilim. Meron akong curtain dito sa harapan. So ito na siya with natural lighting. So ayan. And okay naman siya. And pag naset ko na ng powder to, isiset ko siya ng powder kasi nga gagamitin ko siya all day. Although it's kind of ano, parang very kind of matte yung finish niya at saka full coverage, isiset ko pa rin siya ng powder. So yun, ayan na siya. Not bad, no guys? Okay lang. Ayan, so tatapusin ko na yung makeup ko and I'll be back when my makeup are all done. Ayan guys, so ito na yung ating finished look for today. And gagamitin ko tong foundation na to or itong face ko na to with all this foundation sa pagpasok ko sa work kasi meron akong work today. And then, wala akong eyeshadow. Papakita ko sa inyo yung mga product na ginamit ko sa face ko. So, nag-bronze lang ako nitong Tarte. Ito lagi nyong nakikita to. And mauubos na siya dahil ito yung favorite kong bronzer ngayon. Ayan. And then, yung blush na ginamit ko ngayon is yung The Balm na Cabana Boy. Ayan siya. And yung color niya maganda. So, ayan yung color niya. Medyo pink na may na mauve color. So, ayan. And then, of course, yung aking highlighter na The Balm din. And ito yung Mary Luminizer. Ito siya. Ayan. Tapos, of course, yung kilay ko is yung aking favorite ngayon na e.l.f. na color taupe pencil. Ito. Tapos, nag-concealer ako. Ginamit ko yung aking Maybelline Age Rewind in medium shade. So, ito siya. Tapos, yung lipstick ko ngayon is Maybelline din. And ito yung Touch of Spice. Ito siya. So, ito yung, kung mag-focus. So, ito yung aking lipstick for today, Touch of Spice, ayan. And ito yung color niya. Sobrang maganda tong lipstick din na to. Ayan, no. So, maganda siya, simple lang. Swatch natin para makita nyo. Ayan, diba? Pwede siyang, maganda siyang pang everyday na lipstick. So, ito yung ginamit ko today. Tapos, yun lang guys. And of course, yung mascara. Ang favorite ko, all-time favorite, Maybelline The Push-Up Drama. So, yan. Sobrang ganda niyan, guys. So, yun lang, guys. And tingin nyo kanina, itong light ko na to is the natural lighting na. Ito na yung natural light na ginamit ko. Hindi ko na binuksan yung ilaw kasi pagbukas yung ilaw, mas masyadong maliwanag yung flashback ng foundation. So, ayun. So, ito na lang yung natural color para mas makita nyo kung ano yung color niya in person. I mean, not in person, pero yung mas more natural lighting. So, ito na siya. And it's not bad sa tingin nyo. And ano lang siya, tingin ko lang sa kanya, very full coverage yung finish niya ngayon. Hindi naman ganun ka-cakey. And, ayun. So, okay lang siya.
And yun lang guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to kasi ako sobrang enjoy ko na pwede palang ipagsamasamahin yung mga lahat ng foundation, no? Kasi ako, I'm used to mixing just two colors para lang ma-achieve yung color ko. So, ayun. Nag-enjoy ako, guys. Sana nag-enjoy din kayo. And, ayun. Thank you guys for watching. As always, sana makasubscribe kayo and give me a thumbs up if you like this video. Thank you guys for watching. Bye!